Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video, as you can see nga in the title ay meron ako sa inyo i-share na 10 loan app na pwedeng pang emergency. So kung biglaan kang nangailangan, baka matulungan ka nung mga loan apps na to. Pero disclaimer lang, nasa sa inyo pa din yung desisyon kung magla-loan kayo dito or hindi. So ito yung mga ginagamit ko. At para sa akin nga ay mga legit to. So yun, sasabihin ko yung good and bad side din na to. Pero syempre kung bago ka pa nga lang dito sa my YouTube channel ko, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa my GCash giveaway ko, kada buwan yan, 1,500 pesos. 5 ang mananalo ng 200 pesos at 10 ang mananalo ng 50 pesos. Lahat na yan sa my GCash ko ibibigay. Syempre, sumali na din kayo sa aking pa-cellphone giveaway. Ayan, dahil ako ay naka 50,000 subscribers na, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Kung paano sumali ay, ayan, bisitahin nyo lang yung Facebook page ko, nandiyan yung mechanics, sobrang dali lang, baka ikaw na yung manalo nito. So ayun, simulan na natin. At unang-una ko na nga dito ay ang tala. So hindi ko lang matandaan kung 2016 or 2017 nakapag-try ako dito at up to now, ay dito pa rin ako nagpupunta kapag nangangailangan pa rin ako syempre at nakakapag-loan na nga ako dito ng 25,000 pesos. So dito take note, hindi lang puro utang, hindi lang tayo pinapahiram ng tala dahil meron din silang binibigay na pa-bonus or pa-reward dahil dito ay pagka nga ishinare mo daw yung link mo, tapos may nag-click, ayan, nakapag-loan at nakapagbayad sila, meron kang makukuhang 200 pesos. Kaya kung gusto nyo mag-try dito ay i-download nyo lang sa my Play Store at meron kayo dyan makikita ang sariling link nyo kapag kayo ay nag-apply. Meron din akong tutorial dyan, step-by-step process kung paano makakuha ng maramihang reward saka kung paano mag-open or mag-apply nga ng loan. Panoorin nyo lang yung video ko dyan. Kaya talagang recommended ko to, papahiramin na tayo ng pera, bibigyan pa tayo ng bonus. O diba, napaka-generous ng tala. Kagaya nga ng sabi dito ay 25,000 pesos yung pwedeng mahiram sa kanila. Nakapag-try na nga din ako. Ilang beses na ako nakapag-try ng 25,000 yung inalo-loan ko. Tapos, sa may GCash or sa may Coins PH ko, pinipili na ipadala sa akin. So ayun, walang kaltas dito. Meron man ay sobrang liit lang yung service fee sa mga disbursement channel na pipiliin nyo. Pero pag sa may Coins PH, walang mababawas. Kaya ayun, kung may Coins PH kayo, dun nyo na lang ipadala tapos i-transfer nyo na lang sa may GCash nyo para ma-withdraw nyo din. So ayun, kung na-try nyo na mag-loan dito sa may tala, ay comment nyo dyan sa may comment section kung ano yung na-experience nyo, kung okay ba sa inyo to or kung recommended nyo din para sa ibang tao para mabasa nila. At yung locations nila. So ayan, andyan yung Philippines. Dito nga is, meron silang one-time processing fee which is 3.99%. At yung daily service fee nila is 0.43% to 0.5%. So, ayun. So, ayun. Mas maagang pagbabayad, mas mababang interest yung madadagdag. So, yun lang. So, dito nga pwede ka ding makapagbayad ng partial payments. Ayan, hanggang sa mabayaran mo na lahat ng mga na-loan mo. Pero kagaya nga ng lagi ko sa inyong sinasabi, ay iwasan nyo yung pagpa-farm. Ayan, para lang mabayaran nyo at matapalan yung isa nyo pang loan. So iwasan nyo yan, lalo na dito sa may tala dahil super legit na to. At ang pangalawa ko naman ay ang Bilis. Ayan, kung na-try nyo na to, ay i-comment nyo naman dyan sa may comment section para malaman din nung mga makakapanood at gustong mag-try. Ayan, kung recommended nyo din ba or hindi. So ito ay pwede nyo ma-i-install sa may Google Play Store saka sa may App Store. So dito nga is install din yung pagbabayad at pwede ka din makabili na gusto mong gamit kahit wala ka pang pambayad. Ayan, pwede ka makapag-shopping dito at bayaran mo at a later time. So dito yung interest ay, ayan, 3.49%. At yung credit line ay pwede kang bigyan ng up to 40,000 pesos daw. Pwede mo yan gamitin sa may online shopping kahit na ikaw ay walang credit card. Or pwede ka nga mag-personal loan with payback options from 30 days or up to 12 months. So dito, hindi nga lang puro loan dahil pwede ka din dito mag-e-wallet top up. Ayan, mobile loads, bills payment. So ayun, pagka madalas nyo gamitin yung features na tong Bilis ay
Ayun, mas mabilis din tataas yung credit limit nyo. Syempre, dapat lagi din kayong good payer. So, huwag nyo nang paabutin sa may due date nyo or lagpas nyo ng due date kasi baka sa susunod ay hindi ka na nila pautangin. Or baka matagalan ka sa may personal loan. So, ilang taon nga yung pwedeng mag-loan dito? Ayan, 18 years old pataas at kailangan merong stable source of income. At syempre, isang valid ID lang. Pero dito, kailangan ng proof of billing saka proof of income. So baka may magtanong, ano proof of income? Ayan, pwedeng payslip, screenshots ng bank transaction history, Upwork certificate of employment, PayPal transaction history, remittance slips, at iba pa. Sa may accepted naman na proof of billing ay eto, Meralco bill, credit card bill, water bill, cable TV bill, postpaid plan bill, at marami pang iba. At dito nga sa may proof of billing, kung ikaw ay 18 years old pa lang tapos hindi nakapangalan sa'yo, yung mga bills nyo ay okay lang din. Ang mahalaga ay nakatugma yung address nyo. For example, sa may nanay mo, ayan, sa nanay o tatay mo nakapangalan, yung mga bills nyo ay okay na okay lang na ito yung isubmit nyo. Basta, okay yung address. At ang pangatlo nga sa listahan ko ay ang one hand. Diyan ay pwede kang mag-loan ng 2,000 pesos up to 25,000 pesos at yung loan terms ay 91 days up to 180 days. At dito, sino naman yung mga pwedeng mag-loan? Ayan, 18 up to 60 years old, Filipino citizen, merong isang valid ID at merong kang stable income din. So dito is mabilis lang din mag-approve, same day ay na-approve din ako. At same day ay nakuha ko din yung in-loan ko dito sa may one hand. Kaso nga lang, ayan, nakalimutan ko sabihin, dun sa may tala at bill is wala kayong harassments or pagpo-post sa may Facebook, ayan, walang ganun sa kanila. Dito naman sa may one hand, eto yung i-expect nyo pagka hindi kayo nakapagbayad ng due date nyo or lumagpas talaga kayo. So dito, nag-search ako online kung ano yung mga na-experience din. Nung iba kasi ako, wala naman akong harassment na na-receive dito. Dito, dalawa yung na-experience nila. Yung ibang agent daw ay mababait. Ayan, basta daw sinabi mo sa kanila kung ano talaga yung reason mo ba't di ka nakapagbayad ay, ayan, i-inform mo lang daw sila kung ano yung dahilan mo. At meron naman yung iba ay tinetext kahit na hindi nakalagay sa my reference. Ayan, sa may contact references. So, ayan yung mga dapat nyo i-expect pagka kayo ay malalate ng bayad dito or talagang wala kayong pambayad. Ayan, yung iba nga na agent ay itetext kahit na wala doon sa my contact references na inilagay mo. Kaso nga lang, kagaya na sabi ko sa inyo lagi, pagka maglo-loan kayo online ay dapat 5 nga lang yung ilalagay nyo na contact sa my phone book nyo. O kaya naman more on doon ay yung kapamilya nyo. Pero ayun, syempre, lagi naman nating kailangang tandaan na pag tayo ay nag-loan, make sure na tayo ay good payer at responsible, ayan, sa may utang natin. Kasi natanggap natin yon, dapat ay bayaran natin. Lalo na, nakita naman natin yung loan details bago tayo mag-agree. Kaya kung ayaw nyong ipagpatuloy, ay choice nyo yon na dapat ay hindi nyo na ituloy kung wala naman kayong balak or wala kayo talagang pambayad dun sa may due date na napili nyo or ibinigay sa inyo. So, ayun nga po, ang pang-apat ko ay ang S-loan. Ito talaga recommended ko din, grabe. Walang mababawas dito pagka napunta sa may Shopee Pay mo at pagka tin-transfer mo sa may GCash mo. So dito, pagka tin-transfer sa may GCash ay merong mababawas na 5, 10 or 15 pesos lang. So ayun, sa may service fee. Pero dito, napakabongga talaga ng S-loan. At para sa my tutorial, ayan, panoorin nyo na lang din yung video ko dyan about sa may S-loan, saka yung mga tips ko din kung wala ka pang S-loan, kung paano magkaroon ng S-loan. So, ayan, andyan din kung paano i-activate yung mga iba nyo pang kailangan gawin para makapag-loan kayo dito sa S-loan. So, dito naman sa may S-loan, ayan, walang harassments dyan kayong matatanggap at wala ding pagpo-post online. Kaso lang ay meron ditong text, ayan, saka may tatawag din sa inyo. At meron ding mag-e-email, ayan, i-inform kayo before your due date dahil baka doon nakakakalimot na tayo. So yun, i-expect nyo na meron ditong tatawag sa inyo. Ayan, at meron din kayong text na matatanggap at email. Ayan, dito sa may S-loan ay pwede kang makapag-loan ng up to 100,000 pesos. Panoorin nyo na lang din yung tutorial ko dyan para sa may buong proseso nga ng pag-loan.
At next naman ay ang G-Loan. Ito ay talagang recommended ko din. At pwede kang makapag-loan dito up to 125,000 pesos. Make sure lang na dito dapat ay fully verified ang iyong GCash account. At meron kang mataas na G-score din. And syempre, pwede mo itong bayaran ng up to 24 months. Ayan. At yung interest rates dito, napakabongga dahil as low as 1.59% per month lang. At pagka nag-apply ka dito ng loan ay walang collateral, wala nang napakadaming ibibigay na documents. As in, wala talaga kasi nga dahil po ay fully verified ka na daw na GCash user ay wala ka nang ibibigay na ano pang documents. At dito ay wala ding hidden charges, walang matatanggal sa may ilo-loan mo. Buong-buo mo tong makukuha. At syempre, papunta din sa may GCash wallet mo, sa may GCash account mo. Syempre, ito ay nasa may GCash. Ito ay talagang safe and secured din yung details mo at walang kukontakt sa mga contact references mo sa may nasa phone book mo. Ayan, walang tatawagan dito. Meron din akong ginawang tutorial about dito sa may kung paano mag-apply ng loan sa may G-Loan. Panoorin nyo lang dyan, nandyan na lahat-lahat kung paano din bayaran. So ayun, kung na-try nyo na din itong G-Loan ay i-comment nyo na din dyan sa may comment section para malaman din nga nung mga gustong mag-try kung ito ay recommended din ba ng ibang user or hindi. Pero para sa akin talagang super 1000% recommended ko to. At talagang as in, ngayong araw mo din marireceive, walang minuto, ayan, segundo lang mapupunta na agad sa may GCash account mo yung na-loan mo dito. At ang next ko na nga ay ang Cashalo. And dito is same day ko din natanggap yung in-loan ko. At pagka binayaran mo nga yung ilo-loan mo dito is pwedeng e-wallet saka bank. Ayan, online banking. Or pwede rin over the counter. Ayan, meron din akong tutorial na ginawa dito sa may Cashalo. Pwede nyo panoorin yan para sa may step-by-step process. So ayun, kanya-kanya naman tayo nang na-experience dito sa may loan app na to. Pero ako, wala naman ako na-receive na harassment. I-expect lang nga natin na pagka na-leak din tayo ng pagbabayad dito is meron ding magte-text at tatawag sa inyo. Ayan, para i-inform nga kayo na malapit na due date nyo, lalo na pagka kayo ay na-late nga ng pagbabayad. Ayan, expect nyo na maraming tatawag sa inyo at magte-text. Pero kung pang emergency nga is pwedeng-pwede nyo tong magamit dahil same day nyo din matatanggap ang ilo-loan nyo dito. And ayan, yung Cashalo, cash loans have starting interest rate na 3.95%. So yan yung starting interest rate nga na madadagdag sa inyong ilo-loan. At pwede itong ma-download sa may Google Play at sa may App Store. Ayan, kung na-try nyo na to, ay i-comment nyo na din dyan sa may comment section kung ano pa yung mga na-experience nyo dito, kung okay ba to sa inyo, kung recommended nyo din ba or hindi. So dito is, pwede mo siyang bayaran ng up to 3 months. Kaya magaan lang din tong bayaran. Pero ayun, expect nyo na nga na meron magte-text at tatawag din sa inyo pagka na-late kayo ng pagbabayad. Pero kung ayaw nyo namang ma-experience yung pang-harass is huwag kayong mag-try dito sa may Cashalo. So better dun sa mga nauna kong sinabi. At next naman ay ang Mr. Cash. At ito ay recommended din ng mga ibang users na na-search ko online about nga dito sa na-experience nila sa may Mr. Cash. At ito ay payable din ng... Ayan, 15 days, 30 days, at 45 days. Pero dito is, pagka na-late ka nga din ng pagbabayad, i-expect mo na din na meron kang matatanggap na maraming text. Ayan, multiple calls din sa iba't ibang number. Ayan, para i-inform ka na, ayan, malapit na yung due date mo, lalo na pagka nakalagpas ka sa may due date mo. Pero para sa akin is, okay ako dito sa may Mr. Cash dahil maliit lang din yung matatanggal doon sa may ilo-loan mo. And meron din sila dito pa-rewards din. Na kung gusto nyo nga mag-share ng link is, pwede nyo i-share to sa may mga kakilala nyo. At pagka nag-loan sila dito at nakabayad, is meron kayong matatanggap din na reward. Tapos, mababawas yon pagka kayo ay nag-loan sa kanila ulit. Kung sanang mababawas yon doon sa may loan amount na babayaran nyo. At meron nga din pala akong nagawang video about dito sa may Mr. Cash para sa may step-by-step process. Pwede nyo panoorin yung tutorial dyan at kung paano din magbayad. So kung kayo na-try nyo na din mag-loan dito sa may Mr. Cash, ay i-comment nyo na din dyan yung na-experience nyo sa comment section. So dito sa may Mr. Cash, pag ikaw nga ay bagong user, is pwede ka mag-loan or pwede ka nilang bigyan ng 1,000 up to 1,500 pesos. So yung iba dyan siguro ay mas mataas dito pero
Nasa ganon usually yung ibinibigay. At yung maximum is up to 30,000 pesos. Kaso nga lang dito, pagka mas matagal yung araw ng pagbabayad mo is mas malaki yung interest na madadagdag sa'yo. Kaya kung meron kang mas maagang pera na dumating sa inyo, is piliin nyo is mas short term lang na pagbabayad para mas maliit lang yung interest niya na madadagdag. At next na nga sa akin ay ang Tonic. So ayan, ito yung sample pagka kayo ay nakapag-loan na. At dito pwede kang pumili ng installment period kung gusto mong 6 months mong babayaran, 9 months or 12 months. So ito yung sample. For example nga ay 20,000 pesos yung in-apply mo sa kanila at babayaran mo ng 12 months. Then ang babayaran mo every month ay 2,100.53. So dito sa May Tonic, marami ding nag-a-apply para sa May, ayan, appliances naman yung kinukuha nila ng installment. So yung mga pwedeng mag-loan dito is 23 up to 58 years old, ayan, Filipino nationality, meron kang isang valid ID, meron kang Tonic savings account, at ayan, mga requirements din. So syempre, meron ka ditong ihahanda at ipapasa sa kanila pagka ikaw ay nag-apply na nga ng loan. So kung wala ka pa nito, nag-apply ka na, mag-wait ka ng up to 2 days para malaman mo kung ikaw ba ay na-aprobahan dito. Ayan, legit yan. Kaya pag kayo ay na-aprobahan din, huwag nyong ipa-farm. Ayan, bayaran nyo. So iwasan nyo yung pagpa-farm-farm na yan kahit na alam nyo namang loan sharks. Para makaiwas kayo sa gulo, ayan, huwag na kayong mag-farm at huwag kayong magtapal-tapal. At meron nga din pala akong ginawang video dyan about kay Tonic. Panoorin nyo na lang din para sa buong proseso. At ang last ko nga ay ang Mabilis Cash. Dito ay yung una ko yatang credit limit is 300 pesos. Ayan, nakakatuwa. Pero at least ang bilis mag-approve at same day ko ding na-receive dun sa my GCash account ko yung 300 pesos ko. At pagkayari nun, grabe, 4 times yung itinaas. At basta good payer ka, ayan, mas mabilis tataas yung credit limit mo. Kaso lang dito, moody siya. Ayaw niyang nagbabayad ng advance. Kailangan dun ka mismo sa may due date mo nagbabayad. And dito naman sa may Mabilis Cash, talagang pag tinanong nyo kung mabilis, mabilis talaga. Kaso nga lang, i-expect mo na pagka ikaw ay hindi pa nakakapagbayad, one day before your due date ay meron na magte-text at tatawag sa inyo. Lalo na pagka hindi ka pa nakabayad, lagpas ka na sa may due date mo, ayan, expect mo na marami ng tatawag na iba't ibang numbers para masingil ka. Ayan, if ever man na dito sa mga na-share ko sa inyo, may ma-receive kayo na harassment, ay huwag nyo na lang pansinin. Ayan, pagka meron kayong pambayad is bayaran nyo na lang tapos. Ayan, huwag na kayo magpa-stress sa kahit na anong mga harassments na nababasa nyo sa mga inuutangan nyo online kahit na hindi dito sa may mga isinare ko sa inyo. So, nasa sa inyo pa din yung desisyon kung gusto nyo mag-try sa mga, ayan, isinare ko sa inyo. Basta huwag nyo kalimutang basahin yung loan details bago kayo mag-agree sa kahit na anumang loan ang applyan nyo. So, ayan lang. Thank you for watching.